Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa atin dito, sa Bahay Panambahan, at sa inyo, worldwide, hello po sa ating mga online viewers. Kumusta po kayo? Napakasarap ng umaga muli na maghanda para sa ating Panginoong ibigay ang pinaka-the best. So, ano man yung bigat na dinadala mo, iwanan mo yan. Ihanda mo ang puso mo para papasukin ang Espiritu ng Diyos. Amen po! Tanggalin natin yan, yung mga bumabagabag, yung mga nakaharang. So, buksan natin ang mga puso natin. Malaya nating damhin ang presensya ng Diyos. Amen po! Sige po, inaanyayahan ko kayong tumayo. Samahan ako sa pananalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Damhin natin ang presensya ng ating banal na Panginoon. O Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may-ari ng langit at lupa at ng aming buhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa panibagong araw at buhay lakas namin ngayon. Truly, Lord, Your love is fresh and new every morning. You never fail, O God. Father, cleanse us from all our iniquities, lahat ng pangit, lahat ng basura, lahat ng hindi kalugod-lugod sa inyo, that we may be filled with Your Spirit. Let Your glory fall upon us, O God, as we worship You today. Let the Spirit of the Lord flow upon us, O God. We cast out the spirit of slumber, the spirit of destruction in our midst, and even online, O God. Walang aantukin sa pangalan ni Jesus. Walang magagawa ang kaaway upang pigilan ang salita ng Diyos na pumasok sa bawat puso ng makakapakinig. Father God, You are not limited. Not only here, but Your glory and Your anointing and Your power can transcend even beyond the screens, Panginoon, ng aming mga online viewers. We invite, Lord, for You to reign in our hearts. Father, we commit everything that we will do today into Your hands, na lahat ng gagawin namin ay para lamang sa kapurihan Nyo. Walang ibang maitaas, kundi ang pangalan lamang ni Kristo. This we pray with thanksgiving, praise, and adoration. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. So sige po. Tayo po'y makakaupo na. At mapagpala tayo sa mga gawang kamangha-mangha ng Diyos sa buhay ng ilang kapatiran po natin. So unahin na po natin ang ating kapatid, si Brother Julius Antonio. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito sa ating mahal na Panginoon. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang kabutihang ginawa niya sa aking buhay na sa aming opisina ay lingid po sa kaalaman ng karamihan ay hindi naman po kami nahinto sa aming operasyon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan niya po ako ng slot para mapasuri about nga po sa ating kinakaharap na pandemya ngayon. At ako po yung nag-negative. Maraming salamat po sa Kanya. At isa ko rin po pinagpapasalamat po. Gusto ko lang po ibahagi sa lahat yung kabutihang ginagawa niya sa aming pamilya na sa pagbibigay sa Panginoon na yung nararapat para sa Kanya. Gusto ko lang ibahagi na dati po kasi ako po ay yung masama yung loob pag nagbibigay sa ating church. Umabot po sa pinag-aawayan po namin mag-asawa hanggang sa napakinig po ako sa katuruan ng ating mahal na bishop about sa pagbibigay na maaari po itong ikasira ng pamilya, ng buong pamilya, pwede pong mag-iwalay. At narinig ko rin po na maraming kapatiran sa atin dito na nagbunga, na gumaan ang buhay dahil sa pagbibigay. At nung narinig ko po yon na ang katuruan ng ating bishop na hindi lang po pala yung malaki yung binibigay mo, yung sapat yung binibigay mo, dapat pala
mahal mo din pala kung ano yung binibigay ng kasama mo. At natutunan ko din na hanggang ngayon na natutunan ko po na bakit nga ba na hindi ko din subukan na ako din magbigay na sapat para sa kanya at ibalik ko ang para sa kanya. Noong nasubukan ko po yun, alam nyo, walang hinto yung blessing. Talagang nag-uumapaw. Halala ko pa sinabi ni Bishop na handa ka ba ibigay na sa'yo kung ano yung talagang ibubuhos niyang pagpapala sa'yo. Ganun pala yun pagka hindi mo inaasahan, talagang sobra-sobra. Talagang magugulat ka na lang na nandiyan dyan na. Kaya in-encourage ko po lahat na mahalin po natin ang seryosohin po natin ang binibigay na pagpapala ng Diyos, ibigay po natin sa Kanya ang nararapat. At mahalin din po natin kung anong ginagawa ng ating partner or ng ating mga kasama sa bahay na tayo magpuri sa Panginoon. Yun lang po, marami salamat po. Sa Diyos ang papuri. Thank you, bro. At tunay nga sabi ng Diyos, di ba? Ang Diyos ay tapat, higit na tapat sa mga taong nagtatapat sa Kanya. So, pasusundan yan. Malamang maraming pagpapala itong mag-asawang ito. So, tawagin natin ang kanyang kabiyak, si Attorney Jovay. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako rin po nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon sa napakadaming biyaya na ipinagkakalob niya, sa kalakasan. Isa na pong malaking biyaya yun na sa araw-araw na gumigising tayo malakas at may kakayanan tayo upang ibalik sa Panginoon yung nararapat sa Kanya. Isang napakalaking biyaya po yun. And isa rin po na pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi marami siyang itinugon sa aking mga panalangin. Yung naalala ko po nung mga panahon na tinuro sa atin ng mahal na Bishop yung tungkol kay Javes. So yung mga panalangin ni Javes, naging panalangin ko din nung panahon na yon. So yung una na panalangin niya, na-i-bless siya ng Panginoon. So truly yung blessing overflowing. So napakinggan nyo naman po yung patotoo ng aking kabiyak. No? So yung blessing ng Panginoon, overflowing talaga sa aming buhay. Pero of course, gagawin mo rin yung parte mo para makamit mo kung ano man yung blessing na hinahangad mo. Pangalawa, yung panalangin ni Javes na extend yung kanyang territory. So tunay na nagpupuri ako sa Panginoon at nagpapasalamat ako kasi tinugon niya yung panalangin ko na yon. Una na nga, na-conquer ko yung office namin. So ngayon, hanggang ngayon, patuloy yung aming prayer meeting sa legal office. So we are going 4 months na po. At maraming salamat sa Panginoon kasi patuloy na umaattend, dumadalo yung aming mga kasamahan, though hindi physically, pero andun sila sa Zoom meeting namin, Google Meet, or anumang medium na aming gamitin, dumadalo po sila. Pangalawa, in-extend din ng Panginoon yung territory ko kasi inoferan po ako na magturo sa PLV. So, syempre, isang malaking responsibilidad yun. Nung una, natatakot po akong tanggapin kasi kapag professor ka na, iba na, hindi yan yung basta nag-tutor ka lang, nagtuturo ka sa isang tao. Pero kapag professor ka na kasi, marami nang naniniwala sa kung ano yung sasabihin mo. So marami nang tutugon sa'yo, marami nang titingin sa gagawin mo. So pinanalangin ko yun sa Panginoon, Lord, eto na po ba yung katugunan mo dun sa panalangin ko na i-extend mo yung territory ko. So hindi ako nakontento lang din sa panalangin, nag-aantay ako ng kasagutan sa Panginoon hanggang sa pinaisip sa akin ng Lord na humingi ng kasagutan sa ating mga spiritual leader. So nagtanong po ako sa ating mga spiritual leader hanggang sa andun yung confirmation na ibinigay ng Panginoon. So same yung sinabi niya sa akin na basta't hindi maapektuhan yung iyong ministry sa church, ayaw mo ba noon ine-extend ng Panginoon yung ministry, yung territory mo? So salamat sa Panginoon kasi tunay na yung mga prayers natin tinutugon ng Lord. Tatlo lang naman yan. It's either yes, it's either no, or wait for now. So ang kalagayan ko yung sa sitwasyon ko, yung pinalalangin ko sa Panginoon, is hindi niya ibinigay agad-agad, pero binigyan niya ako ng panahon at tinigun niya pa rin yun. So salamat sa Panginoon kasi hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng panalangin natin dinidinig niya. So maging sensitive lang tayo kung ano yung katugunan ng Panginoon. So salamat sa Panginoon sa kabutihan na ibinibigay niya sa aming buhay, sa aking pamilya. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Amen. Ayan, tunay nga.
na ang Panginoon hindi nagkukulang. So when we ask, sabi niya nga, di ba, ask and it will be given. So naranasan po ng ating kapatid. So ako rin po magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon na tunay ngang kahit na anong sabi nga, position mo ay may ipapahintulot ang Diyos na pagdaanan ka. So ako po nagdumaan sa sabi nga bleeding kasi 12 years 'yon, pero hindi naman ako 12 years nagbleed. Pero almost a month. So syempre pag blood, 'di ba po, medyo hindi medyo talaga mag-aalala. So anyway, napakaputi ng Diyos kasi ang pinanghawakan ko, ang prayer ko naman dati pa whether may good health or ano, ang sabi ko, Lord, use me in whatever situation, may sakit, malakas, o anuman, gamitin mo po ako. Talagang gustong-gusto kong gamitin ako ng Diyos. So, ang pinagpapasalamat ko una is the healing. So, sabi sa Exodus 15:26, diba? You are the God who healeth thee. So, yun ang pinanghahawakan ko. Yung 12 years nga eh, nag-stop, diba? So, ako salamat sa Panginoon. Stop na rin po, although hindi ganun kadali po ang mga pinagdaanan physically. There's pain, there's everything na mga pinagdaanan. But ang isa ko pang pinagpapasalamat, even in that midst of my situation, doon sa ospital na pinagpuntahan namin, nag-iiwan kami, nag-iwan ako ng trucks, ng syempre yung mga nurse, yung mga nag-assist sa'yo. So, we give something beyond dun sa mga merienda or what. May kasamang salita ng Diyos. Kasi meron po dun, di ba sa mga ospital may mga, yung cross and then may ribulto. So, tinakpan namin. Napansin nung nurse. So, napansin, ano daw. Anyway, in short, I explained na God is in, you have to worship God in spirit and in truth. So, yon, salamat sa Panginoon dahil kahit sa ganitong sitwasyon ay nakakapag-iwan ng salita ng Diyos. And even doon sa mga extension na ginagawa niya sa mga teachers ni Rab, the next day punta agad sa school, may kukunin. So again, we give Teacher's Day, di ba? So we appreciate them. So again, hindi natin tinatanggal talaga yung trucks. Hindi man ako makapag-share ng yung physical kasi wala nga physical. But the trucks is always there. Talagang kasama dun sa kung ano man ang inaabot. So I just want to encourage everyone na use every medium, every way, every situation, social media, or ano man yung sitwasyon mo, may sakit, nagpapagaling, whatever, to spread the gospel, to share the word, to let people know that Jesus loves them. Sigit na testimony yung nasa pinagdadaanan ka. Mas maigi na makita nila that still we are worshiping and giving thanks to the Lord. So all glory, praises, and honor I just give back to the Lord, to Jesus Christ only. Thank you, Lord. Ayan. Napakabuti ng Panginoon. Marami pong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. So tayo po ay, again, di rin natin kinakalimutan ang ating bansa. So tayo po ay tumayo, inaanyayahan ko, itaas natin sa panalangin ang ating bansa sa pamamagitan at pangunguna ng ating kapatid, Julina. Sama-sama po nating idulog sa Panginoon ang ating bayang Pilipinas. Heavenly Father who rules on earth, we thank you for everything you provide in protecting this nation. In season of pandemic, you shelter us. Indeed, your faithfulness and goodness remains, and surely you can turn evil for good. So once again, we are asking for your grace and mercy as we pray for the government officials and national, our president, the senators, and other local government officials, that they may know the knowledge of your salvation and to serve with fear of God. We believe that you will take care of the needy, you will give justice to the oppressed, and food to the hungry people. May they also know you and accept you, Lord, as their Lord and Savior, just as your will. Dalangin din po namin na matapos na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas, kasabay ng pagganap ng iyong kalooban, bigyan mo po ng kalakasan at malusog na pangangatawan ang mga may sakit at nawa makarecover sila rito. Dalangin rin namin na patuloy mong ingatan ang mga frontliners at medical workers. Salamat po sa mga buhay na ginamit mo sa panahon na ito. Nawa, hindi ang sakit, bagkus ang salita mo, ang mabuting balita,
ang kautusan mo ang siyang lumaganap sa iba't ibang lugar ng bansa at gayon din sa aming lungsod dahil naniniwala kami na ang lungsod na ito ay magiging city of praise. And here is your church, Lord. We are ready to do your will, to become firstborn among the churches ng Valenzuela. May you be glorified and magnified in this nation and in this city. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah! Tunay niyang kahangang ang Diyos. Atin siya ang magbabaral ngayong umagang ito. Hallelujah! O magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, ngayong umagang ito. Hey, sarap-sarap pa rin sa presensya mo, Panginoon. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon.
Katulad ng mga usa na uhaw sa tubig ng batis, ngunit tayo uhaw sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. O patuloy nating purihin ang Diyos. Nais kong ikay maranas.
nais kong ikay maranasan. Tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y Hallelujah.
Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. At ang Diyos po ay nangungusap sa atin. At ang sabi po niya ay, may dalawang uri ng tao. Ang isa ay parang si Maria at ang isa ay parang si Martha. Si Maria na kung saan ay namamalagi sa paanan ng Diyos, na nasisiyahan sa kanyang presensya. At si Martha naman na punong-puno ng kaabalahan ng mundo. At ang sinasabi po ng Panginoon, sa araw na ito ay tayo po ay maging katulad ni Maria, na kung saan ay kasiyahan po natin ang presensya ng Diyos at hindi po natin ito ay pagpalit sa kung anumang kaabalahan at mga bagay-bagay na ating iniisip. Dahil ang araw na ito ay para sa ating Panginoon. Let us treasure the very presence of the Lord. Dahil ito ang kailangan natin. Ito ang pinakamahalaga kaysa sa kung ano pa mang bagay sa mundo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga sa presensya mo, Panginoon, may kagalakan. Ano mang problema ang dumating sa amin, ay kakayanin namin, O Lord, basta kami nasa iyong presensya. Hallelujah. Walang hanggang ka namin pupurihin, Panginoon. O, purihin natin ang Diyos. Walang hanggan siyang papurihan at sambahin. Hallelujah! Walang hanggan kitang pupurihin. Walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Thank you, Sister L.A. Ayan, tayo po ay tumuon ng pakinig at ng puso sa message ng Diyos sa atin through our beloved Bishop, Bishop Oliver Mago. Isa po mapagpalang araw sa atin lahat. Salamat po, Pastora Yoli. Ito po ang araw na to ay medyo we don't have a good weather, pero biyayin ng Diyos dahil bago po tumulak yung ulan, halos lahat tayo ay nasa loob na ng tahanan ng Diyos. Amen? So, isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So nakita po natin yung galaw at kilos ng Panginoon sa buhay ng mga iba sa ating mga kapatid sapagkat ang iba sa kanila, katulad po na nag-MC, siya po ay na-hospital ito pong week na to, pero hindi po niya pinahintulot yung pagiging doon sa hospital na hindi niya gamitin yung kanyang pagkakataon dito po sa pagiging MC sa atin. Same thing with your servant, dahil kasi yung few days, ako rin po ay not feeling well. Pero dahil ako rin ay isa sa mga nanonood din po ng Did You Know? So nung sinabi ni Bishop dun sa TV, tinaas ko rin yung kamay ko at ako ay gumaling sa biyayin ng Panginoon. So napakabuti ng Diyos, nagpapagaling siya. Alam niyo po ba na in our part, it is too difficult for us because we are making messages na kinocondense namin in just a matter of 1 hour. Napanood niyo na po ba yung bagong series natin, Did You Know?
So, imagine nyo po, no? Yung kabuuan ng Biblia, kinondense ng 30 minutes. Hindi ho ganun kadali po yon. Kaya nga, you know, I'm thinking, aside dun sa ating pong coming up na message regarding about Israel, sabi ko, paano ko ito i-condense sa isang oras na kung saan ay pinag-aaralan to ng taon? So, mahirap para sa amin, with God's wisdom, ay makakayanan namin. Kaya nga napaka-importante ng wisdom ng Diyos na i-apply natin sa bawat araw na kinakaharap natin. Naniniwala po ba kayo na napaka-importante ng wisdom ng Diyos? Diba? Nowadays, when we don't have wisdom, then we can fail in many things in our life. But if we have the wisdom of God, anuman ang bigat na ating kinakaharap, kaya po natin itong pagtagumpayan. At the end of the day, we're always been not victims, but victors for God. Dapat ganyan ang anak ng Diyos. So this message that I have right now is part 2 of Unparalleled Wisdom that we have last Sunday. So ito yung pinamagatan nating Wisdom Speaks. Okay? So siguro naman po kung puro pag-aralan nating wisdom natin eh laging itong ating tinatalakay, naniniwala po ba kayo nalalabas kayong matatalino? Awat sa likod, naniniwala po ba kayo nalalabas kayong matalino? Gusto niyo po ba tumalino o okay na kayo? Okay, nasa gilid, gusto niyo po bang maging matalino o maging tuso? Sige po. Okay, sa ating pong pag-uusapan ngayon, ito po yung karugtong ng ating pong binasa last time. Pero kung kayo po ay aware dito po sa ating mga mensahe at sa ating pong binabasa, then hindi po mahirap para sa inyo maunawaan itong mensaheng ito. Okay? When Solomon received the wisdom of God, God displayed it so the whole Israel will witness that their king possessed the wisdom of God. Right after na tinanggap ni Solomon yung wisdom na ibinigay ng Panginoon, nagkaroon kaagad ng senaryo, pangyayari. Alam mo, minsan nagtataka ka, no? Bakit kaagad-agad binigay ng Panginoon, eh, kaagad niya kaagad gumawa ng isang kaganapan para i-display yung binigay ng Panginoon sa atin. I want you to be aware of this message kasi kanina kapakilig ako ng testimony ng isang kapatid po natin. And she was looking for not only a proof, pero dugtong sa kanya mga gustong malaman if the Lord will give her the go signal. Kapatid, naniniwala po ako, may mga tendency na God immediately bibigyan ka agad ng mga evidence or proof na sabi ng Diyos, go. Kaya nga, ito pong pag-aralan natin, kung ito po ay mapapakinggan nyo maigi, malaking may tutulong nito, especially kung alam mo na, panahon na ba, Bishop? The Lord is giving me another wonderful gifts. Is it time for me to use it? Sa totoo lang, mga kapatid, sa tagal ko pong paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos ang gumagawa ng senaryo, hindi ikaw. Because once that you're doing it by yourself, parang pinupush mo isang bagay na alam mo na hindi pa time, you will fail. Bakit ka mo? Kasi yung Diyos natin ay Diyos ng oras. Naniniwala po ba kayo doon? Na lahat ng bagay sa mundong ito, hawak ng Diyos ang tamang oras. Kaya nga naging kasanay natin sa tamang panahon. It will not depend on you, but it will depend on Him. Kasi if you will always say sa tamang panahon, pero behind, laging ikaw ang susunod, it's not God's time. Naniniwala ba kayo na kapag ito'y tamang panahon na para sa Panginoon at panahon na ng Diyos, ang Diyos gagawa ng senaryo? I will show you, okay, many things, okay? But before that, shall we all stand and ask God to give us the right wisdom and understanding sa ating pag-aaralan. Because without understanding, gaano man yung inyong gusto't mahangad na makuha ito, eh, it will turn us na dadaan lang sa isipan po ninyo. Okay? So Lord, we are so thankful for this opportunity sapagkat this is the Sabbath day na kung saan ay kami nagtitipon-tipon upang maparangalan ang inyong pangalan. Dalangin namin, O Diyos, na sa mga oras na ito, na parangalan ka na namin sa pamamagitan ng aming mga awitan, sa pamamagitan ng aming mga patotoo. Muli, sasamahan niyo kami sa aming kalagitnaan at ihipuin ang bawat isang nandito.
sapagkat ang angad ng bawat isa, Lord, hindi lamang maranasan ng iyong presensya, bagkus ang iyong mga salita ay maging gabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa aming mapag-usapan sapagkat ang pangalan mo ay malululhati rito. Ito ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron po kayong Biblia, ay atin pong babasahin ang isa sa after po ng insidente na tinanggap po ni Solomon yung karunungan. Babasahin natin ang isang pangyayari sa buhay po ni Haring Solomon. Always remember that King Solomon is in his youthful years. Always remember age really matters when we talk about leadership. Ako ba yung kasabing totoo? Because once that you have many experience, your leadership is more effective rather than wala kang karanasan, bagkus bag lang. Tama po? So, importante po yan. Okay? So, tignan po natin sa 1 Kings chapter 3, verse 16 to 28. And to all our viewers, welcome po namin kayo. Buksan niyo po ang inyong Biblia. But if you don't have your Bible with you, you can read with us, no? Sa ating LCD, sa ating pong TV sa likod. Now, two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord." We now have a scenario, a case. Dalawang babaeng patutot ang lumapit sa hari. Okay? At nakiusap. Tignan po natin what will be their case, okay, na inilapit. "This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby." So, naintindihan niya? O Tagalogin ko pa? Hindi na. Okay. Sa isang bubong, di ba? Kashare sila. Pareho silang merong ano? Baby. Okay, nanganak. Okay? "We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him." Oh, what a napakapangit ang pangyari sapagkat namatay yung baby dahil higaan. Okay? "So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep." So nangyari, nagkaroon ng switching. Di ba? Pero hindi mapatunayan dahil wala pang CCTV. Kaya napaka-blessed tayo sapagkat sa panahon ngayon, lahat may CCTV. Di ba? Pero na lang sa comfort room. Ano kaya kung may CCTV sa comfort room? Ewan ko lang kung magagawa pang magdumi. "She put him by her breast and put her dead son by my breast." So may switching. "The next morning, I got up to nurse my son and he was dead." Because in her surprise, alam niya eh. Alam ba ng isang nanay kapag yun ang kanyang anak? Mga nanay, pwede makita ang mga kamay? O wala kayong pakialam? Ha? Nangyayari yun. Yung nga, nahigaan nga niya eh. Di ba? May pangyayari. Imagine mo, siguro sobrang puyat. Kung matulog, mantika. Di ba? Umiiyak na yung baby. Nahigaan. Meron pangyayaring ganyan, di ba? Kaya nga, ang mga nanay, mothers knows best ba? Tama ho ba kayo? Okay ba, mga nanay? Mga nanay, taas ang kamay. Mukhang ayaw papakita, mga nanay. Ayan, di ba? Kilala niyo ba yung baby niyo na pag pinag... Di ba sa hospital ngayon, kinukuha, di ba? Bagong panganak, tama? At sama-sama yung mga babies. Yes or no? Pag pinaharap ka, saan yung baby mo? Alam mo kaya, Pastor Annette? Hindi ko na maalam eh. Dami na kasi. "The other woman said, 'No! The living one is my son. The dead one is yours.' But the first one insisted, 'No, the dead one is yours. The living one is mine.'" So sa harapan po ni Haring Solomon, nagtalo yung dalawang nanay. At ang pinagtatalunan ay yung buhay na sanggol, yung buhay na bata. And so they argued before the king.
Alam niyo po ba mga kapatid, kahit sa panahon ngayon, kita mo pag sa swab test nga, it will took you, di ba? 3 days? Di ba? Eh how much more yung DNA para malaman kung sino talaga ang nanay? Eh wala naman laboratory test noon. Di ba? Kumbaga yung advantage natin, way, talagang napakalayo nito. Pero sa palagay niyo kaya, paano kaya ito nakita ni Solomon yung totoong nanay? Okay? Siguro kung ikaw si Solomon dyan, sasabihin mo, bigyan nyo kami ng 3 days. Diba? Hindi wala naman siya magagal kasi wala naman medical field na talagang kayang ilab yung kanilang mga DNA. Tama ho ba? Eh kahit nga sa panahon ngayon, dahil sa sobrang hirap din eh, diba? Kumbaga, tsambahan na rin. Isn't it? So, nakita po natin na hindi ganun kadali. Alam mo, before we go on to this story, one of the most beautiful things is yung medical field. Sa beauty, sa galing ng Diyos na naglikha sa atin, kahanga-hanga. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang kakaibang DNA. Ang galing ba ng Diyos? Ilang billion? 7 billions of people in the world. Grabe, sabi ko, Lord, ganyan ba yung kapangyarihan mo? O ba, siyempre. Kaya nga, pakisabi mo sa katabi mo, ang problema mo, ni hindi nga makita sa dumi ng daliri mo kapag inilapit mo sa Diyos. Pero bakit masyado kang nag-aalala? Yan ang tanong natin eh. Hindi niyo ba alam na ang lahat ng bagay sa mundo, kung gugustuhin ng Diyos, napakadali? Kailan nagiging mahirap? Dahil kanino? Sa atin. Okay? So, nagtalo sila. Nagtalo, di ba? So, sabi, then the king said, ano sinabi po ni Haring Solomon, bring me a sword. Bigyan niyo ako ng espada. So they brought a sword for the king. Siyempre, dami na doon nakatingin, naka-witness. Diba? Siyempre, ano yun eh, palasyo. Maraming mga matataas na tao. He then gave an order, cut the living child into two and give half to one and half to others. Aba, napakatalino talaga niyan. Diba? Yan ang sinasabing he judged fair. Yan ang fair, diba? Yan ang fair. At least uwi silang parehong merong baby. What do you think? Is it good? Huh? Ayaw mo. At least di ka talo. Kalahati, dala mo. Diba? So, syempre mga tao, sabi naman ba, ang galing ng kanyang ano, desisyon. Diba? At least uwi silang walang, diba? Walang pagtatalunan. So, to cut the story short, puputulin sa kalahati yung buhay na sanggol. Diba? The woman whose son was alive was deeply moved. Out of love, her son, and she said to the king, ito na, dito na po ilalabas yung tunay na nanay. Okay? Please, my Lord, give her the living baby. Don't kill him. Ito po yung babaeng nanay na totoong nanay. Ang sabi niya, siyempre, anak mo yun, iniluwal mo. Hindi po ba? Hindi mo iniluwal para mamatay, iniluwal mo para mabuhay. But the others said, neither I nor you shall have him, sabi niya. Sabi niya isang nanay na umaangkin. Di ba? Makukuha ko, hindi wala sa atin makakikinabang. Cut him into two. Basta migaw sa, hatiin niyo na siya sa dalawa. Grabe, no? Parang walang puso, no? Kahit na isang nanay ka na namatayan, at least nandun yung puso mo. Naniniwala ba kayo na sa panahon natin, marami pong mga taong walang puso? Yes or no? Maraming malupit na tao, mga kapatid. Kaya nga sa kalsada, di ba? Hindi pa nasasagi, nagsusuntukan na. Di ba? Then the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. Wow. Wala ba kayong kamay? Grabe. Alam mo, kahit ulit-ulit ko itong basahin, hindi ako magsasawa. Bakit ka mo? Where in the world that you can, you know, solve a problem that is unsolvable. During their time, it's unsolvable. Hindi ito masasolve. But with the wisdom that God gave to Solomon,
automatically, it attracts many, many people. When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice. Grabe. Alam niyo po ba, mga kapatid, after nung sinabi ng Panginoon kay King Solomon, yung inihingi mo, ibibigay ko na, it must be proven. Kailangan patunayan to. Tama ho ba? At naisip ko, napakaraming kaso na harapin si Solomon, bakit itong kaso pang kauna-unahan ang ipinamalas ng Diyos? Amen po ba yan? Number one, when God gives gift. Naniniwala ba kayo na ang sino mong humingi sa Panginoon, binibigay ng Diyos? Yes or no? Ano na ba hiningi nyo? Besides sa pera. Pera, ano na yan eh. Given na yan. May humingi ba sa inyo, bigyan kayo ng, Lord, gusto ko pong tumugtog. Kaso yung mga kamay ko puro baligtad. Sino dito? Sino, Lord, gusto kong mag-song lead. Pero ngayon, boses nyo, di ba? Pag kumanta, lahat ng tao nawawala. Sino dito? Lord, gusto ko pong mag-preach. Gusto ko pong mag-share ng Word of God, pero mahihain ako. Meron ba kasi inyong humiling sa Diyos? O lagi nihiling nyo na may pagkain sa mesa? Meron sa inyo? Yung honest lang. Na alam niyan, pero gusto kong, Lord, gusto kong magkaroon ng gift. Pwede, walang masama. Taas ang kamay. Isa, dalawa, yan. Okay, meron sa inyong nag-pray, Lord, gusto kong maging mas maganda pa. Meron ba? Wala mang masama, hiling ko lang naman. Wala. Eh, palagi ko, pag pinataas ang kamay ko, kamay nyo, hindi tataas yan. Diba? So, palagay mo, binigay ng Diyos yung hiningi mo. Sa tingin nyo. Number one, God will display it by creating a scenario. Itong importante rito. Nung binigay ng Panginoon kay King Solomon, after that, God create a scenario. Yes or no? Hindi po ba't na-prove ito sa buong Israel na itong pinili kong hari, nasa kanya ang anointing ko. Hindi niyo ba alam that once the Lord give you a gifts, He will create a scenario. Gagawa siya ng pangyayari para i-prove sa iyo na yung hiningi mo nasa sa iyo na. Yes or no? Yes. Itong gustong-gusto ko. Naalala niyo po ba si Haring David? Nung siya po ay binasbasa na to become the next king? At siya ay nasa loob lang ng tahanan ng kanyang tatay, si Jesse? Yes or no? Kung hindi ko nag-create ng senaryo, ang Diyos, palagay mo makikilala si David? What do you think? Hindi po. God create a scenario, nagpalabas siya ng, higante sa kalaban. Imagine mo, wala silang ginawa kundi maglabanan noon. Aba, madiscover mo pala yung mga Pilisteo, may higante pala. The reason nag-create ang Diyos ng isang senaryo, sapagkat sabi niya, it's showtime. Bago po nakuha ng Channel 2 yun, nauna na si Lord. Naniniwala po ba kayo? Yes! It's showtime! So lumabas yung higante. Sabi niya, titignan natin kung sino dito sa mga Israelites army ang lalaban. Ultimo hari. Di ba? Uurong. Pero gusto kong malaman nyo, papasok na yung bida ko. Amen po ba? At hindi nyo ba alam, kapatid, God orchestrate everything. He engineered everything. Imagine mo, nung inutusan po si David, that is on the 40th day. Aba, hindi tsamba yun. Talagang binilang ng Diyos. Di ba? On the 40th day, sabi niya, doon sa tatay Jesse, utusan mo na si David, magdala ng pagkain doon sa battlefield sapagkat panahon na ni David para makilala siya ng buong Israel. Wow. Parang nakakapakinig ng buto, no? Na para bang, halimbawa, di ba? Sino ba yung kanilang humiling ng magandang boses? Sa kamay?
Nawala na? Ayun, ayun. Si Grace. Grace na? Oh, binigyan ng Panginoon. Ngayon, bibigyan kita ng magandang boses. Di ba? Eh, nagpa-practice-practice lang siya. Hindi siya pwede isa lang, syempre. Dahil kasi, alam mo naman, mahigpit si Pastora Claire. Di ba? Pag kumakanta nga sila, gumagano sila. Parang matungal na, hindi ko malaman, di ba? Bago sila papakantahin. Eh, ganun din si Grace, syempre. Aba, sabi ng Diyos, it's your time. Grabe. Sumunod na Sunday, di ba? Lahat ng inassign ng mga leader, di po ako pwede, Pastora, eh. Minamalat ako, ikaw. Di ba, paos din ako eh. Ay, ikaw, may sakit ako. Nako, wala na mapili si Pastora Claire. Wala akong mapili ah, sabi ng Panginoon. Kunin mo na yung isa dyan. Oh, di ba? Oh. Di ba? Binigyan ko ni kakaibang, di ba? Sabi ni, sige, Grace, pwede ka bang pakiusapan? Natatakot siyempre si Grace. First thing ko pa lang eh. Basta, di ba, pwede yung backup na lang? Lahat ng backup, sablay. Eh, yung song leader, sablay din. Di ba? Naku, baka sumablay ako. Hindi, subukan natin. Aba, pag salang. Di ba, pag organ ni Claire, parang, ikaw ba yan, Grace? Naku, yung point ko? Bakit parang anghel ang kumakanta? Hindi niyo ba alam na kapag sabi ng Diyos, oras mo na, ako ang magpapalabas. Naniniwala po ba kayo? Yes! Number one, di ba? God will display it. I-display ng Diyos yan. Hindi po ba? Kaya nga nung dumating, sino si David? Ang trabaho ni David? Maghatid lang ng ano? Kuwebas. Pagkain lang. Naisalang ba siya? Tama ho ba? Kaya nga pati nga higante, nagtanong eh. Teka muna, napakaraming sundalo, ba't patpatin at may dalang patpat ang dapa. Ako, sabi ni, ano, ni Goliath, ano ako, aso? Imagine mo, sinabi sa sarili, ano ako, aso? Padala niyo ako ng isang ano, patpatin? Grabe. Iba, sabi mo sa katabi mo, iba ang Diyos ko. Pag oras mo na, sabi mo, pag oras mo na, walang makakapagpigil sa'yo. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga, mga kapatid, let wisdom speaks. Grabe. Kaya nga, nung dumating po yung senaryo na yun kay David, sabi ko, Lord, di ba? Siyempre, ako may-ari ng langit at lupa eh. Di ba? Kaya kong guhuin, kaya kong buuin. Ano man yung sa palagay ng tao, di niya kaya. Sa palagay niya yan, pero kaya ko. Amen po ba? Misan nga, pag nanonood tayo, di ba? May mga nananalo, pero yung nananalo, hindi sumikat eh. Yung pangatlo, siya yung sumikat eh. Yes or no? Di ba? So, same thing din. Kaya nga, pakiturbos na ka, may panahon ka rin. Okay? Yes, may panahon ka rin. Diba? Malay mo, binigyan ka ng pakagaling na mag-preach. Nagtataka ako, ba't isang linggo akong may sakit? Bishop ako nasusunod. O di, good. Diba? Do you still remember when God was confronted by the Herodians and the Pharisees and the scribe? Nagkampulan yung matatalino, yung mga tuso. Ninaalala niyo mo ba? Si Jesus. Sino nakakalala yung story? Basta, who knows the story? Dali! Yung mga nakabasa nito. Okay, bigyan ko na reward. Pag-uwi nyo, may pandesal kayo. Itong gusto-gusto ko rin. Diba? Sasabi nila, dito, yung sinasabi nilang guro, mapapahiya to, sabi ng mga Herodians. Kayang-kaya namin itong, diba, itrap. Kaya nung pumunta sila kay Jesus, sabi ni Jesus, siguro sabi ng Diyos, di itrap nyo. Kaya nyo ba itrap ang may-ari ng langit at lupa? O, hindi pumunta sila. Sabi, dami mga tao, di ba? Sobra excited, makapinig kay Jesus. Dumating na itong mga siga, mga Herodians eh. Ang mga Herodians, katulad yan ng sa panahon ng hapon, makapili. Di ba? Mga traidor yan. Mga Hudyo, mga traidor yan. Walang ginawa kundi magchucho. Nakipagkampiyan, magkalaban yan eh. Di ba? Yung mga Pharisees magkalaban. But this time, nagtambalan. Yung mga salbahe, nagtambalan, mga kontrabida. Eh, kasama pa mga eskriba, high priest, di ba?
Ang sabi niya, ito na araw, lalagapak na yung Jesus na kinatatakutan niyo. Simple lang ang tanong nila. Nung sila po ay nakalapit kaysa, sabi, Guru! Di ba, lahat ng tao, di ba? Oh, ba, magtatanong yung mga magagaling. Di siyempre, nakuha na kagad attention. Narapat bang magbayad ng buwis kay Caesar o hindi? Lupit ng tanong na yon. Iba, kung ikaw ang guru noon, hindi ka pwede magsabi ng no. Hindi ka pwede magsabi ng yes. Hindi ka rin pwede magsabi ng maybe. E palagay mo kung ikaw si Jesus. Saan ka lalagay? Wala sagot eh. Wala sagot. Kumbaga trap to, dead end to. Walang yes, walang no, walang maybe. At hindi rin pwedeng I don't know. Ano sagot, Bishop? So sinabi niya, magbabayad ba? Tama bang bayad ng buwis kay Caesar? Ba't sabi mong Bishop, bawal no? Kasi pag sinabi niyang no, on that very moment, pwede siyang dakpin. Because he is instigating a rebellion against the Roman Empire. Dadakpin siya doon, bawal yon. Pag nagsabi naman na siya ng yes, lahat ng tao na nakikinig sa kanya, aalis na sa kanya. Sapagkat galit sila magbayad ng buwis kay Caesar because kaaway niyang kanilang bansa to. Pero wala silang magawa. Pag sinabi mo naman, maybe, naglalaro ka sa apoy nun, di ba? Automatically, magkakaroon ng mixed emotion, magkakagulo. At pag sinabi mong, I don't know, lahat ng sagot, sablay. Ano sagot ni Jesus? Ano sagot ni Jesus? Bigyan mo ako ng isang denaryo. Sabi na, ah, ito na, huli na to. Bigyan denaryo. Pagkuha ni Jesus ng denaryo, kanino mukha ang nakasulat dito? Kay Caesar. Ang sabi ni Caesar? Ang sabi ni Jesus, ibigay yung para kay Caesar at ibigay yung para sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Grabe, no? Sino dito ang dumating sa bunto niya na nasukul na siya sa buhay niya? Have you come to that situation? Nasukul ka na sa buhay mo. Nasukul ka. Means, wala ka na mapunta. Nakakita na ba kayo ng aso na sukul? Alam niyo ba aso? Mandiyan mo. Nakita na ba kayo ng asong nasukol na? Hindi ba pag nasukol, pag nalapitan, magagawin? Ha? It's either yuyuko, magpapaamo, or lalaban. Si Jesus nasukol. Pero ano naman ang talino ng Diyos? Yes. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo, nasukol ka, sabi sa katabi mo, let wisdom speaks. Sabihin mo sa katabi mo, yes, totoo po yan. Himbang halimbawa, darating na yung maniningil mo. Di ba? Bakit naman yun ang example mo, Bishop? Parang lahat kami may utang. Di ba? Sabi na maniningil mo. Di ba? May oras na. Eh, wala ka na magawa eh. Anong gagawin mo? Anak, pakisabi mo ha? Wala si mama ha? Eh, mas matalino yung bata sa inyo. Bakit? Ayaw rin ng bata, masukol siya. Kaya sabi ng bata, tumuting maningin. Sabi ng nanay ko, wala raw siya. O, tinigtas siya. Eh, mas matalino yung bata, no? Yes. Kaya sabi sa katabi mo, pag ikaw tuso at pinalaki mo yung bata, mas tuso sa'yo yan. So, God display. Diba? He create a scenario to display God-given gifts. Amen po ba? So, kita niyo naman po, hinangaan ba siya ng buong Israel? Yes! Sa dami-daming mga case na iaharap sa kanya, yung pinakamahirap pa. Tama ho ba yon? Sana, yung katarunungan ni Solomon na sa atin, no? Para pag, okay, lagay natin kay Sam. Si Sam, di ba? Para pag pasok nyo rito, kung asymptomatic ka, hindi ka po pwede. Alam niya kagad! Tingin pa lang sa tsura mo. Ano ba? Galing, no? Paano mo nalaman, Sam? Propeta ako. Pag sinabi ni Brother Sam yun, okay yung maniwala, ha? Saan nakakatuwa? Di ba? So let's go back to the story. Number two, it is to be used justly and not fairly. Diba? When wisdom speak, dapat ito ginagamit. We don't treat
earth or the world fairly but justly. Okay? Palagay mo kung naging fair si Solomon, sinabi niya, oh, sige, para naman mapagbigyan ko kayong dalawa. Nakakaya naman eh, di ba, na uuwi sa inyo, masama loob ang isa. Ang sabi sa naman, hatiin natin pagbigyan. Kasi, di ba, mahilig tayo mga tao para walang uwi masama loob. Nakuha niyo po ba? Ganun tayo eh. Lahat gustong pagbigyan. Nangyayari po ba yan, mga kapatid? O madalas nangyayari yan? Para umuwi kayo lahat kayo, hindi kayo nagtampo. Di ba? Kasi gusto natin lagi tayong maganda sa paningin ng tao. The wisdom of Solomon was just. He did not treat the situation fairly but justly. Magkaiba yan. Kasi kadalasan ginagawa natin, wala tayong talino ng Panginoon, ang ating inalagaan, sabi mo sa katabi mo, yung mukha mo. Para mapagbigyan lahat, kahit mali, yung mukha mo lang maprotektahan. Si Solomon, di ba, umuwi ka ng luhaan, basta't ang mahalaga, just ang aking, di ba, paghuhusga. At least, totoo. Ang problema natin kasi dito, even sa sermon, di ba, uy, dahan-dahan ka sa pananalita. Mamaya, baka may tamaan ka. At yung tatamaan mo, malakas mag-tights yan. At hindi. Baka di nababalik yan. Eh, baka sabi ng Panginoon, sabihin mo yung totoo. Di ba, parang, okay lang yan, ginagawa ninyo. Di ba, nakatingin ka, okay lang yun, mataas mag-tights, okay lang yun, good yan. Huwag ka lang mawala. Isn't it? Kasi sabi ko naman sa inyo na mensahe natin, ang content hindi popular. But it is good enough that will bring power for one person, not only to be saved, but to walk justly. Amen po ba yan? Diba? Kaya nga, marami tayong mga kapatid nag-Facebook. Kumukuha ng mga quotations sa kahit saan-saan hindi mo naman nila alam. Isn't it? Dami natin mga quotations. Pwede yung picturean. Sama nyo lang ako, okay? Picturean mo, i-quote mo, i-share mo. Hindi, baka hindi tanggapin kasi medyo masakit. When it will help other people to become just, stand to the truth. Amen po ba? Fair has a hidden agenda. Kasi pag lahat ng bagay, puro pantay-pantay, laging may hidden agenda yan. Tandaan mo yan. Di ba? Minsan, kahit nga sa magulang natin, bibigyan ka ng, di ba, cake, hatiin. Oh, anak para sa iyo, anak para sa iyo. Tapos doon sa paborito, anak para sa iyo, ito pa para sa iyo. Parang may ganun. Lagi may mga hidden agenda yan. Pero kapag just stands to the truth. Kahit mapahiya ang mukha mo, basta't alam mo, tumatayo ka sa totoo. Sa mata ng Diyos, hindi ka mapapahiya. Purihin ang Panginoon. Ayun po ba? Yun ang maganda, may nang magandang hawakan natin doon. Diba? Kaso mga iba, hindi. Huwag lang tayo mapahiya. Kahit nakakaya sa Diyos. Come on. Sinong hinga yung pabor? Tao ang Diyos. Kailan ko matatakot? Sa tao ang Diyos. Amen? Sa panahon natin ngayon, napakaraming taong nagkokompromiso. Kahit Kristiyano Bishop, madalas nga Kristiyano eh. Huwag lang mapahiya. Amen po ba? Di bali ka lang mapahiya sa tao. Huwag ka lang mapaya sa Diyos. Naalala niyo po ba si Haring Saul? Nasabi ni Haring Saul, hindi, huwag mong sasabihin, di ba? I-honor mo ako para yung mga tao ko, i-honor din ako. Sabi ni Samuel, para sa iyong kaalaman, hari ka sa tingin nila, pero sa mata ng Diyos, hindi na. Tinanggal ka na. Masakit yun, hindi? Masakit yun. Isn't it? Mas gusto mo yung karangalan na ibibigay ng tao kaysa sa karangalan na pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa iyo. Amen? Number 3, wisdom speaks. Okay? Number 1, ito na po yung application natin. Ha? Most people want to get rich but do not want to be honest. Wisdom speaks. Maraming mga taong gustong yumaman at maging mayaman pero ayaw maging tapat. Is there wisdom there? Kapatid, kung yayaman ka sa pamagitan ng korupsyon, yayaman ka sa pamagitan ng pandaraya, maniwala ka, meron kang katapat. Sino katapat mo? Ang Diyos. Am I telling the truth? Maraming taong gustong yumaman sa madaling paraan, pero hindi naman tapat.
Marami ba tayong nanunungkulan na ganyan? Amen o amen? Kaya akala natin that what we have in a practical way of life, every day, ang wisdom natin, akala natin, ay nasa atin na. Of course not. Marami po. Mga iba, kaagad gustong magkaman na maraming pera. Kahit hindi tapat. Kahit hindi maayos. Wisdom speaks. Okay? It's very important. Next, most people desire to be popular but do not desire to be humble. Tama po ba? Lahat tao gustong sumikat. Have you come to the point of life na gusto mo sumikat? May pag-asa ka na. Di ba? Kumuha ka ng cellphone mo, tapat mo itsura mo. Sumayaw ka, di ba? Maya-maya, may viewer ka. Siguro, 5, 10. Tama, lahat ng tao na nais. Hindi ba kayo nagnais sumikat? Minsan sa buhay niyo? Wala? Pag nakita ko kayo sa Facebook, kapalala, no? Kala ko ayaw mo sumikat. But are you desire to humble? Willing ba kayo maging mapagkumbaba? Yan. Wisdom speak. Kaya nga, kung ikay humble, kapatid, kahit sabihin sa katabi mo, kung ikay humble, sige, kahit hindi ka sikat sa ibabaw ng lupa, sa langit, titiyakin ko, kilala ka nila. Purihin ang Diyos, hallelujah. Salamat dun. Di ba? Kasi may hangganan ang mundo. Hanggang ilang taon? 80? Sino gusto lagpas pa rito buhay niya? Nasa 100? Wala mo masama. Di ba? 120 years kang naka bedridden. Pwede na. 80. Gusto mo 100? Sabi ng Diyos eh. Kasi gusto mo 100. Alam mo naman ako, nagbibigay ako eh. Yung 20 years, bedridden ka. Pangit na, no? Diba? Imagine mo, may sakit ka nga lang eh, na maghapon, parang, diba? Parang wala. Ang pangit. Kaya pag ayoko ako, pag nagkasakit ako, ayokong nakahiga. Tayo ako ng tayo. Diba? Mahirap. Yan. Totoo naman po yan. Kaya nga, kita nyo, sobrang bili ni Facebook. Diba? Sino dito yung hindi pa, yung panahon natin wala pang Facebook? Sino yung mga kaedadan ko? Wala? Ang babata nyo ah. Oo, di ba? Wala pa tayong ma-access sa Facebook. Mga Islambook lang tayo. Islambook lang, no? Di ba? Hindi. Kahit pa paano, di ba? Meron tayong gusto natin na ma-acknowledge tayo, makilala tayo. Tama ko ba? Oo, di ba? May mga, kita mo yung mga bobo sa school? Di ba? Gusto nila makilala, hindi nga sila matalino, pero sila yung mga siga. Tama? Sila yung mga bully. Isn't it? Like kahit pa paano, kasi ang tao gusto ng appreciation. Yung matanggap sila. Sabi sa katabi mo, tanggap ka ba? Managahanap ka ng paraan para matanggap ka? Sabi mo sa katabi mo, excuse me. Sige, sabi mo, excuse me. Hindi mo na kailangan nanapin yun. Kasi ang sino man tumunga kay Kristo, tinanggap ka ng Panginoon buong-buo. Di ba? Buong-buo tayo. Lahat tayo magsusulit sa Diyos eh. Okay? Kaya nga, gamitin mo na lang ito para ipanalo mo sa Panginoon. Isn't it? Next, wisdom speaks. Most people demand high salary but do not strive to be good steward. Diba? Lahat po nagtatrabaho gusto ng mataas na sahod. Pero hindi naman mabuting katiwala. Bakit ka mo gusto yung mataas na sahod pero nakabantay sa relos? Diba? Pag ito yung alas 3, nakaganoon sa relos. Nihintay 4. Diba? 5. May nagsabi nga sa akin. Diba? Lahat daw ng gamit sa isang opisina, pwedeng manakaw. Pero lang itong relos. Sabi ko, bakit ho? Lahat ng tao nakatingin dyan. Siyempre, pag nakabantay, talaga hindi mananakaw yan. Pero lahat ng tao gusto na mataas sa sahod. Pero tanong, willing ba sila maging mabuting katiwala? Yun ang tanong. Diba? Kasi pagiging mabuting katiwala, dumedepende, kahit wala nakatingin, ginagawa ang dapat gawin.
Amen po ba? Am I telling the truth? Yes. Kung gusto mong taas sa sahod, tiyakin mong mabuting katiwala, tiyakin mong karapat, dapat ka. Wisdom speaks. Ano sabi po nung ano, ng Biblia? Diba? Kahit walang nakakita, diba? Do good. Gumawa ka ng ano? Mabuti. Overcome evil with good. Okay na ba kayo? Meron pa po akong banner rito. Handa na ba kayo? Medyo masakit na to. Sinong okay pa rin kahit masakit? Ha? Ready pa kayo? Sige po. Okay. Lalabas ko na po yung sinturon ko. Okay ba kayo dyan, mga viewer? Nasakit. Tinamaan mo ako, bisya. Number one, reality strikes. Ito yung mga pangarap na marami. Dreaming for a beautiful house. Sinangarap yan? But not making his home godly. Gusto nyo nangarap ng magandang bahay, pero hindi pinangarap ng pamilya nyo makakilala kay Kristo. Nangyayari po ba yan? Diba? Wala mo masama mag-dream ka ng magandang bahay. Pero tiyakin mo na nangarap pa rin ang lahat ng mahal mo sa buhay na kilala kay Jesus. May kasabihan nga, aanuhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira, ano? Kwago, unggoy, lahat. Wala na, tatatang ako, ba't kwago? Hindi ko makuha yung sense nun. Buti pa ang bahay na ano? Ayaw nyo na yan, kaya ayaw nyo magsalita. So, wala kami dyan, bitch. Am I telling the truth? Diba? Nagpapakamatay tayo na magkaroon ng magandang bahay, pero hindi tayo nagpapakamatay para maitid sa Kristo, sa Panginoong Jesus, ang mga anak natin, ang ating mga pamilya sa Panginoon. Ako ba yung sasabi ng totoo? Yes, win them first to Jesus. Bakit po? Alam niyo po ba, bigyan ko yung tip ha, kung lahat ng mga member sa pamilya nakilala kay Kristo, hindi magiging imposible ang magkaroon ng bagong tahanan. Sapagkat mas malakas ang puwersang nagkakaisa't nagtutulungan. Amen po ba? For example, meron kang limang anak. Lima, ilang anak mo? Lima? At prophet. Oh, di ba? Yung limang anak mo, tinuruan mo sa Panginoon. Pinalaki mo sa Panginoon. Nangarap ka ng magandang bahay. Ba, hindi lang ikaw. Anim na kayo ang magtutulong-tulong para makamit mo yung magandang bahay. Masarap bang itira sa magandang bahay ang isang pamilyang malalim kay Kristo? Yes. Di ba? May magandang bahay ka nga. Hindi mo umuwi ang iba. Hindi mo nakakausap. Kaya napakaraming bahay po dito sa Pilipinas. Ang lalaki, parang mansyon. Pero ang totoo, mga multo ang nakatira. Tama ho ba? Yes. Another! Oh, ito na, pangalaw ulit. Okay, reality strikes. Planning to buy a new car. But not planning to have a garage. Oh, simple lang yun. Gusto ko bumili ng bagong kotse. Huh? Saan pa parking? Sa harapan ng aking kapitbahay. Nakuha niyo po ba? Am I telling the truth? This is what we call wisdom speaks. Maraming nagkaroon ng kotse at ginawang garahe ang EDSA. Tama? Simple lang ito. Reality. Strikes. Totoo to. Nakuha niyo po ba? Kaya sabi mo katabi mo, bago ka bumili ng kotse. Sige, bago ka bumili ng kotse. Tiyakin mo muna. Oy, wala pa ako sinasabi. Teka muna, huwag niyo paunahan. Tiyakin mo muna, marunong ka magmaneho. Grabe naman, bumili ng kotse. Wala ka alam sa pagdadrive. Simple lang ito, mga kapatid, di ba? Wisdom ito. Imagine mo, bili ka ng kotse. I-park mo sa kapitbahay mo, di gulo ba? Away? Dagdag problema ka pa ulit sa ano? Community. Isn't it? Eh, gusto ng ating ama yan. Dahil marami siya mahatak. 5,000 ng 5,000 yan. Okay ba mga kapatid? Sino dyan gustong bumili ng kotse? Meron tayo ahente na kotse dito. Karahin mo na.
Alam mo, I'm giving you practical things. Pero yung practical things, minsan isang tabi. Ang lagi mo nakukuha, problema lagi. Tama ho ba yan? Yes. Another reality. Wanting to have love life. Kaya sabi mo, wanting to have love life. But cannot handle his own character. So, dadagdag ka pa ng panibagong personalidad. Sarili mo nga, hindi mo mahawakan. Kaya nangyayari, gulo dito, gulo doon. Sabi mo sa katabi mo, kung lalaki yan, kung gusto mo magka-girlfriend, yan. Ayusin mo muna yung attitude mo. Yung lalaki naman, kung babae yan, kung gusto mo magka-boyfriend, hindi nyo maturo, ah, kasama ko kasi mo. Ayusin mo muna yung attitude mo. Wisdom speaks. Amen po ba? Eh, magdadagdag ka ng panibago sa buhay mo, tiyakin mo yung buhay mo, kaya mong hawakan. Am I telling the right thing? Yes. Diba? So, ano gagawin ko, Bishop? May boyfriend na ako. Ihiwalayan ko na ba? Hindi. Wala mo sinabi dyan. Ayusin mo sarili mo. Amen po ba? Okay. Oh, gusto niyo ba isa pa? Tama na, Bishop. Pwede bang matapos na? Another. Ready na ba kayo? Sino ready ulit? Okay. Wisdom speaks. Desiring to get married. Gustong-gusto mo mag-asawa. Ang bilin ng karunungan, magtrabaho ka muna. Is that wisdom? Yes. Kaya dami nag-aasawa, walang trabaho, pabigat kanino? Sa nanay at kay tatay. Diba? Desiring to get married but not looking for a job. Sabi mo sa katabi mo, maghanap ko muna ng trabaho. May nasaktan ba ako? Wala, hindi ako na may personal. Sinabi ko lang po ito. Kasi katotohanan ito eh. Tama ba mga magulang? O sino din gusto? Ay, gusto ko ng dagdagan ng anak ulit. Di ba? Yan. Importante yan, ha? Mga simple lang ito, pero ito ba'y nalalagpasan? Nagkikreate ba ng maraming problema? Yes. Ano sana, maganda sana mundo natin kung meron tayong wisdom. Okay? Another! Ayan. Gusto mo ba? Sige. Mas maganda, mas marami ang nakapakinig. Aspiring to have children but do not know how to handle responsibilities. Yan, ito, malaking problema ito. Gusto mag-anak ng mag-anak, pero hindi naman marunong humawak ng responsibilidad. Tama ho ba? Marami bang nangyayari sa ganito? Ilan anak mo? Lima. Ano trabaho mo? Wala. Oh, imagine mo. Diba? Paano kayo kumakain? Hingi! Saan kayo natutulog? Kalsada! Imagine mo. Ang grabe. Am I giving you the right thing for people to know and to understand? Yes or no? Sabi mo sa, bago ka mag-anak, tiyakin mo, you know what responsibility is all about. Wisdom to eh. Itong mga wisdom na to na hindi natin pinasasalita, ginagawa natin pipi, at the end, sinasisira, ikaw din. Amen po ba? Yes. These are few things. Few things lang ito. Diba? Ang dami-daming gustong pumunta ng reliyon, pero wala namang relasyon sa Diyos. Is that wisdom? Yes or no? Diba? Pupunta ka sa mga magarbong party. Ang tanong, kakilala ba yan? Hindi, nasama lang ako. Diba? May ganun, bit-bit lang. Pag migbihis ka, daig mo pa yung nagdibo. Kaya yung nagdibo, tanong, sino yan? Yung pala, binit-bit ka lang. Maging matalino ka naman. Diba? Parang nangagaw ko ng eksena, ang tawag doon. Nangyayari po ba yan, mga kapatid? Yes. Kaya ang hirap, di ba? May sapatos ka na. Tatlo, sale. Di ba? Buy one, take three. Ilan sapatos mo dyan? Sampu na.
Kaya ba sabay-sabay sutin yan? Bishop, pagpatungputungin ko, di... Nako yung point ko. Wisdom. Tama? Pag-enrollment na. Ma, kung nasa inipon mo, nasa sapatos na, ma. Nako yung point ko. Am I telling the truth? Yes. Kaya marami pong mga talong tao, maraming Kristiyanong talo. Di ba? Marami. Kaya nga, nakakaiyak. Kasi maraming churches na nagsara. Kasi siguro they don't, you know, choose wisdom. Buti na lang po yung ating iglesia, ang mga pumupunta rito, mga matatalino. Purihin ang Diyos, hallelujah. Pag hindi ka matalino, huwag ka pumalakpak, ha? Kasi pinanatili natin to eh. Hindi natin ito pinanatili. Palagay ko, wala na tayo. Amen po ba yun? Napaka, alam mo, alam na iba yung wisdom. Kailangan, ang lalim ng message ni Misa. Hindi mo kailangan. Maraming mababaw, pero sinasantabi mo. Tama ba? Simple lang. Tama? Kaya minsan, pasensya naman, tatawa ako, nakalagay doon. Our service is 10 a.m. May mag-group chat. Anong oras ba? Sa maga o sa hapon? May nakasulat dyan? O may mga ganon, di ba? Simple yun. Pero buti na lang, malalabig ang ulo namin. Iinit ang ulo mo, di ba? Pero okay lang. Kaya minsan, sabi mo sa katabi mo, di ba? Gamitin mo ang kokote mo. Hindi, totoo naman yan. Tama ho ba? Di ba? May mga time tayo, di ba? May nagagalit. But kami, hindi kami pwedeng umaten. Ba sinabi nga, yung mga senior, hindi. Ano ko ba? Eh, senior ako. Sinabi na, di ba? May pagtalo. Ba't kami, di ba? O di nga, binuksan natin. O, tama ho ba? May mga pagtalo pa. Eh, ba't ngayon pwede na? Binuksan na nga eh. Ay, nako. Buti na lang, hindi kami konsumido, kundi puro tatanda namin dito, di ba? Am I right? Kokote. Kaya paglabas nyo, ano minsan ni Bishop? Gamitin mo, kokote mo. Pero nakakalungkot po. We are inspired by the words, proverbs ni King Solomon. But the end of his life, nakakalungkot. Siya mismo, hindi niya nilakaran yung talino binigay ng Diyos sa kanya. Kaya hindi po garantiya na kung anong tagumpay mo ngayon, bibit-bitin mo habang buhay. Dapat everyday ang relation mo kay Jesus Christ. Take note. Okay? Binabigyan kayo babala ha. Kung ano man yung na-accomplish si Bishop noon, kung bibit-bitin ko lagi to at sasabihin ko, yun at yun na lang, sabi ng Diyos, you walk with me daily. Amen? Kaya kailangan mo talaga ang Diyos araw-araw. Diba? Oh, napanood din. Oh, napanood ko episode 1 saka 2, yung Did You Know? Eh, kumusta na yung mga sumunod na episode? Pareho lang naman yan. Ba, Did You Know lang yan? Iba-iba title nun. Nakuha niyo point ko? So, yun ang niremind sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, oo. Kaya ano man yung husay mo noon, ano man yung ginamit sa'yo ng Panginoon, magandang, kumbaga, weapon mo yan, pero hindi mo pwedeng dalhin yan para sa araw-araw lang. Iba ngayon, iba bukas. Ibang susunod na araw. Pero hanggat kasama mo ang Panginoon, walang araw na hindi ka mananalo. Purihin ang Panginoon. Yan ang maganda doon. Diba? Kaya nga, sabi ko, Lord, napaka, sabi niya, nag-fail yung anak ko. Let us not follow his failure. Let us just follow those that bring success in his life. Okay? Yung kanyang failure, huwag na natin sundan. Tama na yon. We learn from him. Diba? Sana,
kung ikaw ay admire na admire mo si Solomon, i-admire mo yung kanyang teaching. Pero yung kanyang latter-day life, hindi po. Hindi ho na maging maganda. Questionable pa nga eh, kung siya ligtas o hindi. Pero because nasa kanyang favor ng Diyos, I don't want to say anything for that. Kasi sa totoo lang, gumawa siya ng libro, puro pagsisisi. Diba? Nothing, diba? Dito, under the sun. Laging under the sun. So sana po, kung sariwa itong salita sa inyo ngayon, bukas, makipagbaka tayo ulit. Okay? Ng panibagong salita ng Diyos sa atin. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya napaka-importante, may mga cellphone kayo, di ba? Huwag kang papayag na yung telepono nyo, tawaging smartphone. Dapat mas smarty kayo kaysa sa phone nyo. Amen po ba yan? Ganun po kayo. Kaya huwag nyo itago kung ano, kunan nyo ng kunan. Para pagdating sa bahay, pwede nyo pang i-refresh yung mga, konti lang naman itong senior ko. Diba? You can add more. Amen po ba? Kaya pagdating natin sa langit, nakuha mo, walang padrino dyan. Teka, Lord, tatawagin ko si Bishop. Kasi yung papatunay na umatin ako ng church. Okay? Mahirap yung walang padrino doon. Ikaw at ang Diyos ang makikipag-usap sa isa't isa. Kaya gamitin mo ang inyong panahon at oras sa mundong ito. Later I will show you sa ating pong pagtatapos. At ang sabi ng iba, ay salamat. Okay? Proverbs says, with humility comes wisdom. Tip number one, dapat ang buhay mo at puso mo lagi mapagkumbaba para ang talino ng Diyos hindi hihiwalay sa iyo. Kasi pag mayabang ka na, wala nang talino ng Diyos pupunta sa iyo. Kasi hindi mo na siya kailangan. Kaya kailangan lagi kang mapagkumbaba. Mabait ang puso. A wise man listens to advice. Kung sasabihin, hindi, ako lang, marunong ako, kaya ko yan. Walang masama, nakikinig ka. Okay? Nakikinig ka, walang masama. Kaya kahit alam mo, marunong ka na, pero alam mo na kailangan mo pa, you must seek advice. Isn't it? Importante yan. Another proverb says, wisdom, a house is built. So, with the wisdom coming from above, mga bagay sa buhay mo, nabubuo. And by understanding, it is established. Palagay ko, tinuro ko to. Alam niyo to, mga tatay? Di ba? By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Ang buhay mo katulad ng bahay. The more you acquire knowledge, the more wonderful things na pwede mo ilagay sa bahay mo. Pwede mo isabit yung mga gagandang bagay. Kaya pagkakit mo, kapatid, sa langit, titiyakin ko, ikaw ay isa sa pinakamagandang tahanan. Sino dito ang umukit na gusto na ang kanyang tahanan? Pinakamaganda. Diba? You must acquire knowledge from God. Hindi ka talo habang nakikinig ka sapagkat lagi kang napupuno. Pero yung mga taong ayaw na makinig, hanggang doon na lang sila. Tandaan niyo po, ang mundo tumatalino kada araw. Amen? Ang tunay na Kristiyano dapat kada araw humuhusay. Amen po ba yan? Yes. Sa nagsisimula in 10? Sa 1. Diba? Ang sabi po niya, ang isa sa mga Chinese proverbs, diba? 1,000 miles step. Diba? 1,000 miles begin with 1 step. Amen? Ephesians chapter 5 verse 15 says, take care then how you are living, not as unwise, but as wise. Okay? Huwag mong pabayaan ng bawat araw mo na mubuhay ka na para kang mangmang. Dapat bawat araw mo matalino ka. Okay? Sabi sa katabi mo, dapat matalino tayo araw-araw. Okay? Okay, let me share this one. Sabi sa Luke 28 verse 32, for which of you desiring to put up a tower does not first give much thought to the price, if he will have enough to make it complete? Tama naman. Kung meron kang gagawin, tiyakin mo muna kung tama at sapat yung pondo mo. Kasi pag ginawa mo isang bagay na hindi sapat ng pondo mo, ano mangyayari? Di ba? Tatambay lang, hindi mo magagamit. Is that wisdom to? Kaya kung ano man planong inumpisa mo, tiyakin mo, meron kang plano hanggang matapos. Tama ba mga kapatid? Yes. It's very important.
Kaya nga, dito, pinag-uusapan dito, karakter to. May mahusay sa una, pero, ano, palpak sa huli. Dapat, kung paano mo siya sinimulan, handa hanggang matapos. Another, for fear that if he makes his, trying to able to go on with, katumbas na yan, okay? Or what a king going to a war with another king will not first take thought if he will be strong enough with 10,000 men to keep off him who comes against him with 20,000. Siyempre, bago ka makipaglaban, tiyakin mo muna na kaya mo lumaban. Isn't it? Alala ko tuloy sabi, Fernando po, umpisan mo. Huwag mong pabayaan ang iba ang tumapos. Kung paano mo inumpisan, dapat ikaw din ang tumapos. Ay, may po ba manak ng Diyos? Yan. Okay. So ngayon po, sa ating pagtatapos, tayo po ay tumayo. Sa ating po mga viewers po sa ating pong FB page, kami po ay nagpapasalamat. I really pray that what you have learned this morning will become, that will cost you so much. Okay, kung hindi mo kukunin yung wisdom speaks. So before you do anything, or before you make plans and decision, let wisdom speaks first. Amen po ba? Kasi ang unang nagsasalita sa atin, emotion natin. Yan ang kalaban natin eh. Na hindi natin pinag-aralan, but masyado tayong mga emotion kind of person. Nagde-decision tayo. Kaya at the end, sino talo? Tayo rin. Let wisdom speaks. In any matter or any circumstance, let wisdom speaks. Kaya mga kapatid, napakayaman ng salita ng Diyos. The more you know God, the more wise you are. Amen po ba? Habang nakikilala mo ang Diyos, lalo kang humuhusay. Kaya ngayon pong araw na to, yung gusto pang humuhusay sa Diyos, I really encourage you to raise your hand, say, Bishop, I want to learn more. I want to be wise. Sapagkat marami akong kinakaharap sa buhay ko araw-araw. But the wisdom of God is more than enough to meet all my needs every day. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, at sa lahat ng viewer namin, lahat na naghahanap ng karunungan mula sa Diyos, hindi po ba't ang Panginoon ay mabuting Diyos at nagkakaloob? Siya po ay nagbibigay sa sino mang humihingi. Ask God to give you the wisdom that you need, especially when you are facing life too difficult to understand. Napakahirap maunawaan. But because the wisdom of God is there, it is more than enough to solve your problem. Lord, sa araw na to, I pray sa lahat ng nagtaas ng kamay na naghahanap at humihingi ng talino mo, tanggapin nila, Panginoon. Sapagkat ang talino ni Solomon, ang Diyos ang nagbigay. Lord, hinagad namin ang Diyos. Sapagkat kapag nasa amin ng Panginoon, ang talino ay bonus lang sa amin, Panginoon. Kaya ngayon pong araw na to, ang sino man naghangad ng talino ng Panginoon, sumunod ka sa akin, may panalangin. Sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, sinusuko ko ang sarili ko sa inyo at inihingi po ng tawad ang lahat ng aking mga kamalian. Sa mga desisyon sa buhay ko, sa mga plano na kung saan ay hindi nagtagumpay. Kaya ngayon pong araw na to, pinubuksan ko ang puso ko at iniimbitahan ang pinakamarunong Diyos na milikha ng langit at lupa na manahan sa aking buhay at sa aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa buhay ko. At ikaw ang magsilbing karunungan ko sapagkat ang katotohanan mo, ang salita mo ay karunungan sa bawat tao. Mahal kita, iniibig kita, manahan ka sa buhay ko. Ito pong aking dalangin, samantami sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga. Hallelujah. Sa pagpalaib ng ating Panginoon, tayo po'y makaupo na.
Salamat po, Bishop, sa isang muli powerful na mensahe para sa amin. Kung paano ang karunungan ay dapat natin pag-igihin sa ating pong buhay. So, we invite and encourage everyone, ating pong mga online viewers, to be part of our ministries. May mga kaparaanan po upang tayo ay maging kaparte. In your screens, mag-flash po yung mga ways or accounts ng BDO at ng GCAS para po kayo ay maka-share sa amin and be part of our ministries. And then, yung atin pong church ay marami din pong mga videos na pwede nyo pong balikan. Ito po yung mga gawain if you are blessed and want more na mas lumalim pa sa inyong pagkakilala sa Panginoon. Hayaan nyo na balikan nyo yung mga maraming gawain natin. It's may prayer meeting po, meron pong youth, may kids connect. So ito po is hindi maisasantabi ang bawat miyembro ng pamilya. Merong usapang father dati, pero ngayon po, did you know na again, for the whole family po ang atin makikater. And then, yon Sunday, pwede nyo po itong balikan, ito mismo at yung mga na-miss. You can go back to the videos at marami pa po, even yung mga songs and many messages ng ating church. So we invite you sa atin pong mga gawain. Ito po yung ating mga online viewers na nagbigay ng kanilang mga mensahe. So mula po kay Jano Badiles, naway patuloy po tayong makinig sa salita ng Diyos. So ito po yung mga kapatiran natin, si Elde Dino. Good morning po sa lahat. Have a blessed and pleasant day to all. So good morning din po sa inyo dyan. So from Maribeth. Hi, good morning po. Good morning din po. I'm watching now habang nasa work. Nakaka-bless naman to si sis dahil hindi niya hinahayaan kahit siya ay nasa work na siya ay makinig at mapagpala ng salita ng Diyos. So marami pong kaparaanan na tayo ay maging parte ng atin pong gawain, even kayo ay hindi namin physically makasama, sabi nga ng salita ng Diyos. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you always have all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Sabi po yan sa 2 Corinthians 9:6-8. So ayun po ay patungkol sa pagbibigay. Iba po yung pagbabalik. So ito po yung sa pagbabalik, na i-encourage ko ang bawat isa to always have a conviction in their hearts tungkol sa pagbabalik. Sabi sa Malakias na lagi nating sinasabi, it's dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So sa pagbibigay natin, makikita kung paano din natin i-exercise yung karunungan. Let wisdom speaks, not our emotions, sa ating pagbabalik sa Diyos. So napakabuti ng Panginoon natin. So we thank you sa inyong pakikisama sa amin sa gawain ito. God bless you all.